Hi everyone and welcome again to my vlog. And this is Iyo Mina. Ito ang iyong actress na boses aktor. Ayan, of course, simulan na natin ang mga bagay, mga damit na kinamit ko noon at napaka-importante at kunino ko hiniram, kung sino gumawa, mga ganun-ganong bagay na lang, ganun. Pero maraming salamat po. Simulan na lang natin, saan ba natin sisimulan? Ay, sadali, wait lang, nakataan nyo ba? Naka-lipstick ako, diba? Para naman sabihin nyo, palagi nila akong pil, yan, nag-lipstick ako. Pero walang powder. Prestige International, ganun. Glass skin, ganon. Ayan, so, simulan na natin. Yung mga gowns ko before me, I'll show you. Makita lang yung pangalan. Anthony Ramirez, yes. Siya gumawa nito. Ginamit ko ito noong, itong Miss Universe sa Laughline. Nagkaroon kami ng pageant. At ako ang nanalo. Yes, ako yung nanalo. Ito pinagbalik kong gown. Ayan. Si Anthony Ramirez. Ganda rin ito. Left back. Sexy. May sleeve. Siya yung tela niya ganyan. Kasi pag nailawan ko ng bongga, nagbabago-bago yung ano, yung effects. Diba? Ito yan, Anthony Ramirez ang gumawa niya. Kaya sabog, diba? Ayun na, nakita niyo na nga kaya ang gawa ni Miss Andes. Di ko yung Anthony Ramirez. Ramat ko nga ito. Sorry ha. Alam mo naman na, sariling sikap. Mga itong eksena. So, papakita ko sa inyo, isa sa mga pinaka-importante rin sa akin. Of course, nung na-nominate ako sa FAMAS. Ito na. Ito na. Ito yung ginamit ko noon sa FAMAS. This is it. Ayan. Ito ay gawa, of course, ang nag-iisang ayan. Ito nga yung ginamit ko sa FAMAS. Ayan, nakita nyo naman kung paano ko ganda. Kung paano ka detalyado. Ito ay gawa, of course, ang nag-iisang designer na napaka-usay, si Rao Blaza Uzon. Ayan, si Rao. Kumagawa din siya ng mga gowns sa mga beauty queen. Naroon sa weddings, napakagaling niya. Ayan siya, gumawa nito. May partner ko ng high-waisted na pants. Tapos, ayun. Ganoon dito yan. Ayan. Ah, kasi ito. Ang bongga. Diba? You like it, guys? Gawa niya to. Noong, na-nominate ako sa FAMAS. Ganito siya kahapa. Tapos, palapad. Di ba nauso yung maganyang mga suit-suit? Bongga! Tapos, ang next naman natin, ipapakita ko sa inyo, yung ginamit ko naman nung premiere night ng Mamo and a Mother 2. First time kong matend ng red carpet. Mga premiere sa Trinoma. Wow! May magandang-ganang eksena pa. Ayan. Si Rao Uso nila gumawa. Tcharam! Parang ganun din ang style, pero ito, mas fit na fit pa yung mas maluwag ng korte. Ayan, napaka-plain lang na mustard yellow something kasi nga yung pelikula namin na may something sa yellow. Parang ganun. Ganun din siya. So, parang din siya. Pants na ganyan. So, pwede ko pang gamitin ito sa mga corporate shows, mga ganun. Kaya sa anniversary ng Magic Sarap. Mag- Ayan. Siya din gumawa na. Rao. Ayan. Gaya na Blaza Uso. Ayan. Siya po ang designer ng napakagandang suit na ito noong kami ay nag-premiere night sa Trinoma ng Mamo and a Mother 2. Ang bongga. Alam mo, first time ko makasuot-suot ng ganito. Oo. Kaya nga, I'm so happy na na-experience ko yung mga ganong bagay. At ito naman, yung damit na ginamit ko noong ako ay nanalo ng Best Actor sa Gems Yes ng Sining.
Tapos, best actor nga naging issue yon. Pero tinanggap ko yung award kasi award pa rin yun. Saka, blessing yon. Pero syempre, bilang sa LGBT community tayo, eh, doon tayo inilagay. Pero okay lang yon. Pero, award pa rin yun, syempre. Kailangan tanggapin. So, ito yung ginamit ko nun. Actually, yung pangtaas, hindi ko na makita yung pambabalang. Galing din ito kay Rao Uzon. Ayan, designer. Ayan siya. Tapos may ribbon siyang malaki. Ito, ribbon. Ayan. Pwede mong i-ribbon na pag ganun. Side, tapos naka-ano siya dito. Para siyang balloon gown, pero cocktail. Ganun. Ball gown pala, balloon gown. Pero pwede na rin yun. Parang ganun, cocktail something. Tapos kahit anong top mo nasa taas, tapos dapat yung shoes mo, kakaiba yung hindi magkakapareho, hindi magkakulay nito, yung contrast, ganun. Para mas fashionable. Wow, may nalalaman pa akong ganun. Nalalaman pa akong ganun. Pero ito na. Ang next naman, papakita ko sa inyo, yung ginamit ko nung nalo ako ng Miss Universe ngayon. Kanina, ginamit ko kapampalit lang din ng gown. Ito naman ay sa friend ko din ko. Wala naman yung mga bato-bato niya eh. Tube lang to na mahaba. It's flowy. It's flowy. Flowy. Tube lang siya dito. Tapos flowy lang siya. Yan. Nung sinuot ko na yung ano, yung corona, pinatong na sa akin. O diba? Ito yung sinuot ko. Kay Asia yata to eh. Oo. Asia, sorry. Di ba na ibabalik? Si Barbie kasi, sabi niya dito muna daw. Kaya, actually, dito pa rin naman siya. Safe naman siya. Saka, mga pabalitan lang natin dito yung mga bato-bato niya. Ha? Bato? Next. Yung, habang pinapakita ko, inaayos ko rin. Ang galing. Siyempre, wala pa lang masyadong kalat mamaya. Ang next naman na pinapakita, yung pinagawa kong gown sa isang friend ko, kay Ikey Morales. Ayan. Wait lang ha. Nagawa ko kay Ike ito kasi umattend ako ng Thanksgiving party ng Prestige International. Maganda to, alam mo. Gusto ko nga itong kulay ng Tennessee. There. Oh. Tapos may slit. Tapos mahaba. Sexy. So, harapan parang diba? Longga yan kasi gawa nila yan. Lahat mga fans nating designers, dapat lalo yung mga local designers. Actually, hindi ko na may papakita sa inyo yung ginamit ko nung sorry yan. Kasi yan nasa Cebu na siya. Isang one of the best designer na pinasubi. Ang nagpahiram ng gown. Nasa Cebu ako that time. Tapos nagulat ako, nominated ako sa Urihan. So, pinahiran nila ako ng gown ko. Sila gumawa ng palaan para mag-attend ako ng bongga. Bongga ng mga fans natin. Mga kung saan-saang lugar. Hello sa inyo sa mga taga-Cebu. Daghang salamat. And of course, ano ba yun? Ito ba ito? Ano ba yun? Pinulot na. May kapangyarihan ako. Nabaliw na. Now next, pero pang isa, ginamit ko nung ano ba to? Umattend ako ng ano, first kating maka-attend ng parang nominees night ng FAMAS. Nominees night ah. Alam mo, ginamit ka. Wait, hala. Doon. Ito yung ginamit ko. Nominis night lang. Mas sweet lang. Parang Gucci style pa to. Parang yung Nominis night. Mas sweet lang. Nabili ko lang to sa Saturday Test. At yung iba, binili ko na lang to mga to. Bago pa tong mga to. Yung iba, hindi ko pa nagagamit. Mga ganito, mga suit. Ito naman sa friend ko to.
sa friend ko to, tapos ginigino na rin sa akin. Hindi yan, kasi kasha, suit din to. Alam mo sa sadya nabili to, so okay-okay lang, tapos pinaayos namin sa isang manalahin. Ayan, it's my task. Iba magagamit pag-aattend ka ng kasalo, kaya may hosting job, like that. So okay-okay lang to, ha? In fairness, kay Aryan, ito. And lastly, it is essential for me. Gusto ko lang ipakita sa inyo, of course, isa sa pinaka-importante yung damit sa akin. At kung kukunin niya to ulit, malulungkot ako. Pero alam ko namang ibibigay niya na sa akin. Ito po yung ginamit ko nung nanalo po ako ng Best Actress sa Cinema One Originals noong 2018 at the first ever transgender na nanalo. At congrats sa atin, lalo sa LGBT community, para sa atin yun. At ito yung ginamit ko mula kay Francine Garcia. Yan mo, alam mo kung maayos to sa opera. Mas may sleep din siya dito. Yan. Yung ginamit ko. Kaya, napakaswerte sa akin ang damit na ito. Saka kasi ang gaan niyang pinahiram. Alam mo yun, sabi ko, oh my God, hindi ko alam gagamitin ko. Namang problema kasi ako. Sabi ko, ano kayong gagamitin ko? Kasi hindi mo ako handa. Ang dami pong inaasikaso that time. That time, haggard na haggard ako noon. Mga time na yun kasi while nagsushoot ako ng Mamu, nagdidirect ako ng show sa Laughline. So, sobrang haggard ko. Wala akong tulog. Nung ganun, pag-stress ako sa show. Nung ganun, madaming iniisip. Parang, tapos, lahat na-cancel lahat ng shows ko noon. Wala, dami kong sinakripisyo. Pero, may paid off naman. Kaya, maraming salamat. And kay Francine Garcia, alam niyo, super serene. Of course. Diba sila mo magtutulungan? Hindi kami magkakapatid. Maraming salamat, kapatid. Thank you for letting me use your beautiful gown. Ayan. So, ayan lang naman yung mga importanteng damit na hindi ko mapapakawalan if ever. Yan sa hair ko. Hindi ko mapapakawalan. Mas napaka-importante sa akin yung mga to. Kasi may value at saka may mga kwento ang lahat ng ito. Kaya maraming salamat. Alam mo yung mga kay designer na kay Rao. Wala yun, libre lang yun, walang bayad yun. Pinapunta niya lang ako sa shop niya, sinukatan niya ako, ginawan niya ako, and thank you so much. Ang daming gano'n, nakakataba ng puso. Tapos, gift na nila sa akin. Oo, diba? Sabi niya, punta lang ako doon daw kung may gusto pa daw ako. Ah! Ayan, salamat sa iyo, kapatid. Ayan. Ayan po yung mga importante kong mga damit na nakita nyo. Mga may kwento. May kwento lahat yan. So, salamat sa panunood. Ito yung pinakita ko lang naman yung mga hindi nyo pa nalalaman sa mga yan o sa akin din. Ayan. And again, thank you for watching my vlog at maraming salamat. And please do subscribe and click the notification bell para ma-notify kayo sa mga bago kong vlogs. Maraming salamat. I love you all.